kasi gusto nila i-renovate ang Blue Moose and Cultural Center. Tatlong ambassador ang pumunta sa akin. So after, siguro, yung 8 namin, June 5, siguro after 8, mga 4 days after 8, tumawag na sa akin si John Ramos, Director John Ramos. Sabi na sa akin, gusto ka kausapin ni Secretary. So ang sinabi ko sa kanya, dadalhin ko yung logo. Kasi ayaw ko magkuntaro, nag-iisa lang ako. Sabi niya, confidential ang pag-uusapan ninyo. Confidential. So ang ginawa ko, sinabi ko, tumawag ako kay sa mga kasama ko, sinabi ko sa kanilang lahat, sabi ko, puntahan ko si Secretary. Puntahan ko si Secretary. So ang appointment namin, siguro mga 10:45. Mga 10:45 ang appointment namin. Dumating ako ron, mga 10. So pagdating ko ron, pumunta ako sa opisina ni Dato Ramos. Ito para malaman niyo ang mga kung bakit nagsusupport ang mga hindi po sa taas ng VIP chair. So pagpunta ko ron, si John Ramos parang hindi mapakali. At palagi niya inuulit sa akin, sabi niya, talagang admin, hindi ko alam kung anong pag-uusapan niyo, ninyo ni Secretary. So ako naman, parang wala din sa akin, sabi ko, puntahan na natin si Secretary. Hanggang pagpunta namin doon, tatlo kami ang nag-uusap, yun pala, alam din niya. Kasi siya ang nag-open ng topic. At sinabi niya sa akin, Janjore, admin, mayroon reshuffle dito sa Insenet. Mayroon reshuffle. Kasama sa reshuffle ang Blue Moose. At ikaw, dito ka muna sa opisina ni Secretary. Yun. Kaya nagulat ako nung sinabi sa mga media, sabi nila, nagsumon daw sa akin para ipa-stop ang pag-pidling ng Siabu ng mga tausog youngster doon sa masjid. Nagulat ako, bakit lumabas yun? Ang pagsumon nila sa akin, nag-offer ng apat na offer. Una, sabi niya, dito ka muna. Detail ka dito sa opisina ko. Pangalawa, sabi niya, gusto ko isama ka mag-hats. Dahil wala pang nakagawa sa ginawa mo dyan sa Blue Moose. Ginawa namin kami lahat. Kaya nagkamali sila, sininggit out nila ako. Actually, ang direct manage ng mga masjid, itong mga imam. Itong mga imam. So, sabi niya, dito ka muna sa office ko. Pangatlo, mag-recommend ka ng anak mo. Yung eligible, bibigyan ko ng permanent position para lang makuha nilang masjid. Lastly, sabi niya, bibigyan kita ng highest honor, highest merit of a plaque of appreciation. Ito po ang plaque. Sinulat niya doon sa papasahin ko sa inyo. Certificate of recognition is awarded to Janjore Arasa. This award is given to Mr. Janjore Arasa as token of recognition for his years of loyal service to the National Commission on Muslim Filipinos as administrator for the Blue Moose Maharlika Village, Taguig City. He started able to elevate the Muslim community in his area and to safeguard the sanctity, of the Blue Moose. Bakit sinabi niya, nandito sa award niya, sinabi niya, safeguard of the sanctity of the Blue Moose. Pagkatapos sinabi, nagbibintahan ng Siabo doon sa, alam niyo, kahit pwede ising ito, ang inagyos niya, mga bata, kasi doon sa masjid, mayroon eskwelahan doon nagmimemorize ng Quran. 7 years above. So yun ang inaakyos niya, nagbibinta lang. Kasi nakikita niya yung mga bata kung saan-saan sulok ng masjid dahil nagmimemorize sila ng the whole Quran. So yun, talagang sinisira
dapat tama yung sinabi ni ng ating deputy attorney ma'am, eh dapat sila ang kung mayroon marang doon sa ayat na who you believe, there comes to you at this obedient what one need information investigate, lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done, regretful. Ito ang mga nakakalungkot dahil siya ang ating ama, siya ang ating leader, tapos nanggaling pa sa kanya yung mga hindi tama. At saka kung mayroon, kahit i-firing is para kung bukas, kung totoo, gumawa kami ng masama. So yun, seek the sanctity of the Blomos. I-continue kong deserve recognition and respect from the commission and his community members. May this awardship serve as reminder to public service be emulated by all Muslim Filipino community leaders given this 14th of June 2019 at Maharlika. So, napakalungkot kung kaya anapayas ko nung nag-turnover, sabi ko sa mga council of elders, sabi ko sa kanila, huwag na kayo magkatin. Dahil nag-usap kami noong June 11, pag June 14, nag-turnover. At saka noong nag-usap kami, noong magpaalam na ako, sabi ko, sir, kung wala natin pag-uusapan, lalabas na ako. Paglabas ko, alam niyo kung anong ginawa niyo, nandun pala sa kabila yung kapalit sa akin. Pinapasok na. Tapos, ngayon kami, lumabas agad sa Facebook ni Director Ramos, turn over daw. Turn over. Kaya sabi ko, parang pre-op meeting ito. Pre-op meeting. Kaya ito, paglabas ko, sabi ko kay Secretary Saday, para malaman niyo kung bakit ito nangyari. Sabi ko kay Secretary Saday, sir, dahil siya ang nakatuwid sa akin, kinuha na ng mga kapatid natin, si Pangarungan, yung masjid. Kasi hindi niya na, inano yung salita niya, hindi lang siya Secretary ng Pakitawso. So sabi ko, kinuha na yung masjid. So sabi ni Secretary Saday, sabihin mo sa mga nagsusupport sa iyo. Tawagan mo, sabihin mo sa kanila. So ang ginawa ko, nagtawag ako sa mga nagsusupport sa Salinod Yang Provision. Sabi ko, maraming salamat sa tulong ninyo. Dahil sa pagtulong ninyo, pamunta ko ng 6 years, the longest administrator ng Silk sa Blumos. Nagkaroon pa ng abulan sa Blumos natin. Kaya napakalungkot ang pagtrabaho mo, dapat bigyan ng gantimpala ang price na sisirain ka pa. So pagkatapos nun, tinawagan ko rin si Governor Sacoltan. Kasi siya ang bumili ng lahat ng nung pag-upo ko, walang table, walang chair, lahat, walang opisina ang masjid. Walang opisina. Kung hindi ka magkakita ng mga speaker na maganda, wala. Ang bumili lahat si Sacoltan. So sabi ko, sir, maraming salamat sa pagtulong mo. Umabot ako ng 6 years. So ang ginawa ng governor, hindi pa siya governor noon. Sabi niya, eh bakit ka pinalitan? Sabi ko, hindi ko alam siya. Siguro dahil sa mga, alam mo na, kung mayroong marami na, dahil sa, siguro sa pag-renovate ng masjid. Sabi niya, bakit ka pinalitan? Sabi niya, sige, kasi kasal yun ng anak niya, nandun pa si Presidente Duterte. So after mga ilang minutes or hours, tumawag na siya sa akin. Sabi niya, kinausap ko si Juan, si Pangarungan, pero ayaw niya. Hindi yung ayaw na dahil sa, sinabi raw niya, kung ganyan ang, sa inyo, pag maranaw na kayong lahat, i-withdraw ko na ang support ko sa ACMF. Yun ang mga pinag-usapan. Wala na yung nagsumun daw sa akin at nadidisrupt daw yung pag
pagsampahayag sa loob ng masjid. Walang nangyari, mga na-distrap. Yung pag, alam niyo mga kakakiyos nila, na-distrap, walang nangyari. Yung mayroon daw sila ginawa sa masjid, ito ang pinagmamalaki nila. Ang yung pintura na puti, ginawa nila blue. Yun. Pagkatapos, lahat ng kahoy doon, pinutol nila para nakikita yung pintura nila blue. So, well, eh, labak sa batas yun. Labak sa batas dahil bawal magputol ka ng kahoy na malaki. So, kung ako ang, ano, dapat puntahan, dapat ang tutulong sa amin, yung police, tsaka barangay, kasi alam nila kung ano ang nangyari doon kung nagbintahan ng Cebu. Bakit? Anong ginagawa ng barangay police? Anong ginagawa ng police doon sa Maharlika? So talagang hindi nangyari. Dahil nag-set ako 5 chief of police bilang vice chairman ng PNP Advisory Council. So bakit ako kinukuha ng chief of police bilang vice chairman ng advisory council ng PNP kung alam nila siguro at marami rin mga balik Islam nagpipray doon sa masjid. Alam nila lahat. Kaya lang, kahit kung makikita yung sinulat ni Dato Ramos at saka ni Ali Maka Balang, talagang ginawa-gawa nila para manira, para marira. Kaya I'm calling the president Mr. Yung president ng ating mga priest, dapat bigyan, investigate ang ginagawa nila. Pag mayroon mga, sa Islam ay ito ang pag mayroon na masama na ginawa ng iyong kapatid, ipatawag mo, investigate. Kung totoo, i-firing squad mo kung kailangan ang hatol sa kanyang firing squad. Yun ang, kung kailangan ikulong, ikulong. Ikulong. So yun, mga kapatid, nagsalita ko. Ayaw ko na sana magsalita, kaya lang, para malaman ninyo ang buong nangyari doon sa ating masjid. Walang, hindi ako marunong mag-create ang santagal. Ang appeal namin sa ating presidente, dapat linisin. Linisin ang NCMF. Alisin ang mga taong nakakasira. Sumasakay dahil anti-corruption si Duterte. Sinabi pa may corruption daw doon sa Lumos. Ano ang ikukurap? Ano ang ikukurap? Mayroon daw nagpadala roon 700,000. Tama! Mayroon nagpadala roon sa akin 700,000 before Ramadan and after Ramadan. Pero dinibili ko sa mga tao. Nabitnisan niya ng mga tao Maharlika. Ngayon, this coming March 15, mayroon na naman nagpadala sa akin. Pagkalabas, sabi niya, mag-medical mission ka. Sabi ko, hindi na ako ang admin. Sabi niya, ang trust namin, nandiyan pa rin sa iyo. Kaya, yun ang mga dapat nakarating sa ating Pangulo at doon sa masjid, kasi nabanggit kanina, yung tungkol sa masjid, ito po ang nag-umpisa. Noong nag-campaign ang mga tauhan ni President Digong, pumunta sila sa akin. Nagtatanong, sabi nila, pag manalo ka, manalo ang ating presidente, ano ang hingiin mo position? Sabi ko, wala, isa lang. Sabi niya, ano? Sabi ko, i-reopen nyo lang ang masjid nandiyan sa loob ng masjid. Kasi mayroon nagkwento sa akin. Ay, ano doon sa Malacanang. Mayroon nagkwento sa akin. Nagawa daw yung masjid sa loob ng Malacanang noong may bisita si Marcos ng mga Arabo. Pagkataalam nyo naman sa Muslim, basta magsambahayag ka malinis ang kahit saan pwede ka mag-pray. So nakita niya, nag-pray ang mga Arabo. So sabi raw ni Marcos, anong ginagawa ng mga bisita natin? Sabi ng mga tao niya, nag-pray sila, nagsambahayan.
So sabi raw ni Marcos, maghanap kayo ng area dyan para mayroon dito simbahan. Bakit? Walang moski. So yun ang umpisa na gawa yung moski sa loob ng masjid. So noong nanalo na si Digong, nanalo na si Digong, pumunta sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, oh, nanalo na presidente natin. So sabi ko, ano, pag nanalo na, wala naman, hindi naman ako naghingi ng posisyon. Sabi niya, yung hinihingi niyo na ipareopen ang Blumus, gumawa na kayo ng letter. Nandito si ang ating rallyman, gumawa ako ng letter. So pinigay ko sa kanya, walang receipt copy galing sa Malacañang. So ang ginawa ko, noong walang na-receive, sabi ko parang walang nangyari. After mga 1 week, tumawag na sa akin yung secretary ni Bongo. Sabi niya, sir, nandito na ang sulat ninyo tungkol sa reopen ng Blumus, ay ng masjid sa Malacañang. Kaya nung tapos sumulat naman yung si Bongo at doon sa executive secretary, re-recommend nila sa NCMF. Pero nung nagpunta na sa NCMF, tinatanong ko, pinapaluan ko sa kanila, sabi nila, hindi pwede gawa ng masjid sa property ng government. So sabi ko, kahit itong Blumus, sa NH yan, tagmayari nito, bakit hindi pwede? So ibig sabihin, doon sa kanila, sila ang kumarang kung bakit hindi na-open ang mosque sa Malacañang. So ngayon, umapila kami, sana makarating sa ating mahal na presidente dahil nakakatulong yan sa kanya. Mayroon 57 mission member ng OIC, Organization of Islamic Cooperation. Siguro may bumibisita sa kanya at pag meron siya ipagmalaki na ang Muslim dito sa Pilipinas hindi niya pinababayaan dahil kahit sa loob ng Malacañang mayroon moski at mayroon din simbahan. So hanggang doon na lang. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi taala wabarakatuh. Mayroon po ako nilawin sa sinabi ni Administrator. Unang-una, yung term po operation, corruption. Yung term corruption, ang pagkakaroon naman ako sa corruption, yung kinukurakot mo yung pera ng gobyerno. Eh wala naman binibigay ang gobyerno sa Blumus. Pati yung pambayad ng kuryente, ilaw, eh binibigay yan ng donated by karamihan doon yung gobyerno sa Shakurtan at saka yung mga kasamahan niya. Pangalawa, yung sinabi ni Administrator Jajuri na 700,000, hindi po galing yan dito sa Pilipinas. Galing po yan sa ano, may nag-donate na galing sa London. A Muslim from London, ipinadala nila sa amin para ipamigay doon sa mga may hirap sa Malika. Kaya nasaksiyan ng buong Malika yung pagpili at pag-distribute ng tagkalating sa akong bigas. At saka may mga groceries, ipinigay sa nila. Isang pilis lang binili yung 300 bucks o 300 sacks ng ano, na uunang bigay nila. Dalang pilis yan ang bigay during the month of Ramadan. So wala pong corruption, wala pong pagkanako na nangyayari siya. Dahil wala pong support na galing sa NCMF at sa gobyerno sapagkat tutok po yung sinabi na separation of church and state. Although there is a separation of church and state, ay sa kampo ng krami, kampo ng Aguinaldo, ay may mga simbahan naman. Ay nasandong yung, ano, may mga simbahan sa mga Christian, ano. Ay pati doon sa Malacañang, nakapalipo din ang simbahan. Ay bakit hindi pwede i-open yung sa Muslim na napakalit naman? So sana po naintindihan natin na ito pong nangyayari sa atin ay bias at umbrella at sana nalinawan po kayo sa explanation. Thank you. Gusto ko mag-react doon sa panel natin at may itatanong ako at may
Yes, sa suggestion ko. Unang-una, for in behalf of